Magandang buhay dyan mga Repa Pips. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So sa video ito guys, ibabike check lang natin itong nasa harapan natin na mountain bike na Spunker Wrangler A14. Pero bago yun guys, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong YouTube video. Gumagawa ako guys ng bike check videos, bike repair tips at bike vlog. Yan at syempre huwag kalimutan i-follow at i-like ang aking Facebook page. Ayan, so kung okay na tayo guys, sisimulan ko na ang ating pagbabike check nitong Spunker Wrangler A14. Ayan mga Repa Pips, so sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. So ang frame niya guys, ang pagkakapintura niya ay glossy blue at glossy black. So kung makikita nyo, glossy blue dito, papunta rito sa down tube, tapos dito sa head tube. Pero pagdating dito sa kalahati ng top tube, naging glossy black na siya, pati dito sa top tube, seat tube. At dito sa seat stay. Ayan, medyo nalilito tayo sa mga chub-chub-chub. Basta chub-chub yan. Ayan, smooth welding na rin siya guys. Ayan o, kinis o, sarap imasin. Pagdating dito, smooth welding siya. Pero pagdating sa baba guys, marami kang makikitang uod ng pagkaka-welding. Ayan, at the same time guys, naka-internal cable routing tayo dito isa. Tapos dito guys, bakante. Ayan, hinihintay niya yung forever niya. Kaya bakante yan guys. At dito, nag-aabang din na pasukan ng kable para sa FD. So, sa madaling salita, etong mountain bike na to guys, ay pwede mo lagyan ng FD. So, inihintay ka na lang niya para lagyan ng FD. So, kung dito pumasok, dito yan lalabas. Yan, karamihan naman ng internal cabling dito lumalabas eh. Ayan, di ba? At ang decals ng ating bike guys ay naka-water decals. So, napakarami na nating nakikita mountain bike or bike na water decals ang ginagamit. So, Spunker dito, may Wrangler A14 dito, may Wrangler A14 pa dyan, at may Spunker uli dito. So, lahat yan ay naka water decals. Pagdating naman dito sa seat stay guys, meron tayong bridge. Maliit lang. Tapos, maliit lang yung clearance nito guys. So, yeah, maliit lang yung clearance. At nakalimutan ko sabihin guys, ang frame nga pala natin guys ay 15.5, so that is small. At ang binabike check natin ngayon ay 29er. Pero available ito guys na 27.5. Ayan, so pwede kang mamili kung 27.5 or 29. Ayan, balik tayo guys. May nakalagay dito na Mountain High Series dito sa seat stay. Then pagdating sa chain stay guys, meron nakasulat na Wrangler A14. Yan, ganun pa rin water decals. Tingnan nyo naman guys. Ang kitid dito, pero pagdating dito ang kapal o. Nakita nyo yung kapal talaga guys, syempre. At merong bridge. Yan, lalagyanan niya ng tapalodo. At syempre, ang dropout niya ay napapalitan. So, halos lahat naman ng mountain bike ngayon ay napapalitan ang dropout. At ito ay gawa guys sa 6061 aluminum alloy. So, ang ganda ng frame natin, guys. Dito tayo ngayon sa head tube. Ang head tube niya, guys, sinukat ko 105 mm ang haba at tapered na siya, guys. Ayan, panalo. Ang ganda. Yung logo ng Spunker nandito, water decals pa rin yan, guys. Ang ganda nito. Ayan. At syempre, dito tayo, guys, sa suspension fork. Ayan, naka-air fork na tayo, guys. Air fork. Ang ganda. Na fine tuning ang ating manual lockout. Syempre dito nilalagay ang or hinahanginan ng hangin ang ating airport. Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy ang lower, that is alololoyloy. Ayan. At ang ating stanchion ay 110 mm ang haba at meron niyang rubber para sa sag.
Ayun guys, oh, may natututunan tayo. Ayun guys, yung sag, yun yung bounce nung suspension natin. Ayan, sag. S-A-A-G yata yun. S-A-G. Kung hindi ako nagkakamali. At syempre, ayan, udi ang tatak ng ating suspension fork. Napakaganda talaga ng uding guys. At hindi mawawala yung warning. So ito ay gagamitin lang sa cross country all mountain. Huwag daw gagamitin sa downhill at i-remodel. At syempre may guide yan guys ng ESI. Kung ilang ESI ang ilalagay ninyo, kung depende yan sa inyong bigat. Ayan, so medyo maingay guys, ang daming dumadaang truck. Ayan, at pagdating dito sa hubs guys, alloy ang hubs natin na may tatak na Ragusa. Wow, ang galing! Ragusa XM600. So, sealed bearing to, Lodi. Ayan, quick release, Lodi. Ang liit ng ano niya guys, hubs niya. Naliliitan ako compared dun sa ibang nakikita ko. At hindi magka same size yung itong pinaglalagyan ng spokes dito sa kabila. Magkaiba siya ng size. Maliit dito, malaki dun. Ayan, ang ganda. Seal bearing, quick release, alloy, Ragusa XM600. At 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Alloy ang ating alloy ang ating rims na double wall. Ayan, na merong groove. Sabi nila guys, reflectorized daw yan. Pero hindi ko pa nako-confirm kasi hindi ko pa ito nagagamit sa gabi. Ayan, at ang ating gulong guys, kung doon nagkakamali, kenda to. Ayan, paki-comment naman ako guys kung ako ay mali, pero alam ko talaga, kenda to guys na skin wall. Ayan o, na ang sukat niyan. Siyempre, ayan, di na natin makita, nagtago na. 29 by 2.10, yung specs niya guys, medyo malaki siya. Ayan, pwedeng-pwede to guys sa trail. Yung medyo light trail lang guys ha. Huwag kayong mag-heavy trail. Ayan. So pwedeng-pwede na rin to guys sa maputik. Hindi na kayo mabubudol niya kung sakaling daling kayo sa trail. At syempre sa kabila guys, nakaragusa pa rin tayo na hub. So ganun pa rin. Alloy Lodi na hub. Seal bearing yan Lodi. Quick release. At 32 holes din yan guys. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na may groove. Again guys, hindi ko pa nako-confirm kung reflectorized to, pero base sa pagtanong-tanong ko, reflectorized daw yan. At gulong na hindi ko pa nako-confirm kung kenda nga ito kasi wala akong makita ang tatak guys eh. Ayan. At syempre, 29 by 2.10 ang ating gulong. So medyo malapad na rin siya. At dito tayo guys, pakinggan natin yung cogs. Ayan, so okay na siya. Tunog may kaya na yung cogs natin guys. Ayan o. Oh. Natitinig niyo ba? Ayan. Ang tatak ng cogs natin ay Sunshine SZ. Cassette type to guys. Magugulat kayo, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yan guys, ang iingay ng mga truck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang dami. Confirm nga natin ulit guys, parang nagkamali ako eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing salim, midulan, labing tatlo. Ang dami nito guys. Ayan, 13 speed. 11 ang pinakamaliit. 50 ang pinakamalaki. So hindi talaga ikaw mabibitin dito guys. Isipin mo, 13 speed. Ang dami mong pwedeng pagpilian. Ang ganda nito guys, promise. At siyempre, ang RD natin ay Senza ARX. Ang ganda na to guys. Wow. Wiwit. Sexy. Ang guide pulley natin, parang alloy to guys. Yan. Pakiramdam ko alloy. Madulas eh. Tapos yung guide pulley natin, plastic. Ayan. Ito plastic to guys. Pero dito, tingnan natin. Ay, plastic din guys. Parehas na plastic. Parehas na plastic yung ating pulley. At ang kadena natin, wow! Ang linis tingnan. Silver na silver. Brand new. YBN na, ayun, YBN nga guys. Nakasulat. Ayan. At syempre, dito tayo sa ating crankset. Ang crankset niya ay Sulane. Ayan, hindi yan si Sulane Husak ha. Sulane SLH series. Alloy ang ating crank arm, 170mm. Ayan, removable chain ring, hollow tech,
Bakal ang chainring niyan, guys. Narrow wide 34 teeth. Kompletong-kompleto tayo. At syempre dito sa ating seat clock, made of alloy din yan, guys. Uy, payat. Uy, ang payat ng ating seat post. 27.2 by 350mm ang haba. So, first time ko nakakita ng 29er na, guys, na 27.2. Napapayatan ako dito. Ayan. O, di ba? At ang ating pedal, guys, alloy din. Ayan. Speaking of alloy, alloy ang ating seat post, guys. Ayan. Alloy ang pedal, malapad. Ball bearing. Ayan. Meron tayong video niyan, guys, kung paano i-maintain yung ball bearing. Matibay din yan, guys. Basta halagaan. At pahabol, naka-set back ang ating seat post. Ayan. May set back siya. Ito yung mga nakikita natin madalas eh. Ayan. At ang upuan natin, guys, ang kapal lampong. Matigas. Maiksi. Mataba. Ayan. Sabi nga nila, wala sa haba o taba yan. Nasa performance yan. At syempre, may hiwa dito. Dito sisingaw yung utot mo at dito dadalo yung ihi mo. Ayan, oh. Oh, di ba? At syempre, ang sarap pa nito, guys. Ang kapal, yo. Oh, di ba? Ramdam na ramdam mo yung foam niyan. At dito tayo ngayon sa handlebar, guys. Nagulat ako, sinukat ko 'to. Magugulat kayo, guys. 680mm ang haba. Mahaba talaga 'to, guys. Promise. Made of alloy, spanker ang tatak. Naka mid-rise yan, guys. Tingnan natin kung naka back sweep. Walang back sweep. Mid-rise lang, guys. Mid-rise. At syempre, ang ating stem. Ayan, ang stem natin ay kamao stem. Ayan, kaya ko siya tinawag na kamao, para siyang kamao na may hawak na handlebar. Ayan, 90mm na may tatak na spanker made of alloy. Syempre, may spacer tayong isa lang. Tapos yung dust cover niya, guys, mga 15mm to, guys. Yan. Tapos ang top cap natin syempre alloy. So isa lang yung choice mo. So, kasi isa lang yung spacer eh. Yan, either lagay mo lang diyan so wala ka na. Yun na lang ang choice mo. Kasi maiksi na lang yung steerer tube. At syempre yung grip niya gomang-goma. Ang tigas ng goma natin, guys. Na may dalawang lock, alloy ang kanyang lock dito, dito ninyo. Ang daling tanggalin niya, guys. Kasi ito thumbnail mo na lang yan. At syempre ang hydraulic brakes natin ay gawa ni Siemers. Ayan. Siemers. So, ilan to? 2-finger, 3-finger. O 2.5-finger siya, guys. Ayan. 2.5-fingers. Ganda rin yan, guys, si Siemers. At ang shifter natin ay Sensa. Ano to? Unity? Unity ba to, guys? Nakikita nyo ba? Ayan, o. Oh. Oh, ang ganda. Wala siyang indicator dito. Tingnan natin. Ayun, push and pull siya, guys. Ayan, push and pull. Ayan, o. Ayan. So, ang ganda, guys. Hindi kagaya ng aking shifter, push ka lang ng push. So, kabila, ganun pa rin. Simmers pa rin, guys. Wala kang makikita dito kasi naka-1-by lang siya sa ngayon. Pero, pwede niyong lagyan ng FD. Kasi meron siyang abakanting butas sa kanyang ICR. At, syempre, punta tayo sa caliper. Ito na, guys, yung kanyang caliper. May tatak siya na knight. Uy, ang ganda ng tatak, oh. Eh, mayroon siyang knight, oh. 160mm ang kanyang rotor. Tapos, ang caliper niya, guys, ay naka-post mount. Siyempre, gawa yan ng Siemers. Uy, palagay ko natatanggal ang brake pad, guys. Ito, oh. Natatanggal na to. Ay, ang galing na atornilyo. Yung ibang caliper na nakikita natin, guys, naka-clip lang. Ito, naka-tornilyo. So, palagay, natatanggal to. So, pwede ka nang mag-service ng caliper nang hindi babaklasin. Dito naman tayo, guys, sa kabila, sa likod. Ganun pa rin, naka-post mount pa rin yan na Siemers. At hindi na siya nakaharang sa seat stay. So, madali mo nang makaka-service nito. Hindi kagaya ng ibang bike na nakikita natin, nakaharang yung seat stay doon sa tornilyo ng caliper. Ayan, o. Oh. Oh. Ano tayo dito? Thumbs up tayo dito sa caliper ng Siemers. Kasi pwede mong tanggalin yung brake pad na hindi na pinabaklas yung caliper. At ito yung kabila ng crank arm. Ayan, ang ganda, oh, Sulane. At syempre, hindi mo mawala ang lalagyanan ng ating malamig na beer. Sarap niyan. Parang gustong-gusto kong uminom ng beer, eh, no? Ayan, oh. Palagay ko wala na tayo nakakalimutan. So, yung panuli natin to, guys. Thumbs up. Panalong-panalo. Entry level. So, yan na yung ating bike check video, guys, ng Spanker Wrangler A
14. Siyempre, dito yan guys, sa Santa Rita. Bisikleta, Santa Rita. Ayan. Nagkakalaga nga pala guys, ang 29er ng 20,000 pesos. Tapos may available guys sila ng 27.5. Nagkakalaga naman to ng 19,500 pesos. Ayan. So, pag nag-avail kayo ng mountain bike na to, meron silang free helmet. At take note guys, meron silang lifetime ba sabi sa lifetime free service ang kanilang mountain bike dito. So, pag nasiraan kayo, dali nyo lang dito for free. Kung gusto nyo mag-upgrade, magdala lang kayo ng parts, paayos nyo rito for free. O, kita nyo naman guys. So, di ba? So, pasyal tayo sa loob. Papakita ko sa inyo, napakarami pa nilang bike na tinitinda rito. Yan. At the same time, tumatanggap din sila guys ng hulugan. So, depende na lang sa down payment ninyo kung magkano yung magiging hulog ninyo weekly. Ayan, oh. So, eto sila ate, ayan, ang mga mag-a-assist sa inyo. Ate, baka may babatiin ka dyan. Wala po. Ayan, at eto pa sila isa sa ate. Kita nyo naman, no? Oh. Ate, baka may babatiin ka dyan. Wala naman. Ayan, eto mga listahan, guys, ng mga, tama ba ako, ate? Mga listahan ng mga kumuha sa kanila ng bike. So, ang dami nila dito, guys, oh. Oh, may mga bagong deliver pa. So, marami kayong pagpipilian dito. Yan. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Ilalagay ko na lang sa description yung kanilang contact number, Facebook link, at the same time ilalagay ko na rin yung Google Map sa mga gustong sumadya dito sa Bisikleta Santa Rita. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin na subscribe button. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, babayush!